Bilyamur Air Base, ang pangunahing himpilan ng Philippine Air Force. Dati itong tinatawag ng mga Amerikano bilang Nichols Field, bago pa man ang World War II. Taong 1982 lamang ito ipinangalan ni Ferdinand Marcos kay Colonel Jesus Antonio Bilyamur. Ngunit sino nga ba si Bilyamur at ano ang naging ambag niya sa kasaysayan ng ating bansa? Si Jesus Bilyamur or si Jesus Antonio Bilyamur ay ipinanganak sa Bangid, Abra noong Nobyembre 7, 1914. Siya ang bunso sa pitong magkakapatid or anak ng mga mag-asawang Ignacio Bilyamur, ang unang Pilipinong presidente ng Unibersidad ng Pilipinas, at kay Maria Flores. Sa Abra siya nag-aral ng elementarya at sekundarya. Nag-aral siya ng komersyo sa De La Salle College sa kagustuhang maging negosyante. Taong 1939, sumali siya sa Philippine Air Corps or Air Corps Flying School. Kapuna-puna ang kanyang galing sa pagpapalipad, kaya naman ipinadala siya sa Estados Unidos para sumailalim sa advanced training. Gumagraduate siya sa US Air Corps or US Air Corps Flying School noong 1937 at sa US Air Force Technical School noong 1938. Lumahok rin siya sa training ng bombing or bombing squadron na ginamit sa makasaysayang pambumbang eroplano na B-17 at B-22. At sa pagbalik niya ng bansa ay itinalaga siyang tagapamumuno ng 6th Pursuit Squadron at kaagad bago ang pananakop ng mga Hapones noong Disyembre 1941. Ang mga eroplano ng 6th Pursuit Squadron ay ang Boeing P-26. Lubos itong luma at dehado sa mga makabagong eroplanong pangdigma ng mga Hapon, ang Mitsubishi G-3M at Mitsubishi E-6M0 ng mga Hapones. At sa kabila ng malaking disbintaha, tagumpay pa rin na napabagsak ng kanyang squadron ang 4 na eroplano ng mga Hapones. 2 rito ay siya mismo ang may gawa o nagpabagsak sa kalabang Hapon. Pinarangalan siya ng 2 bisis ng US Army, isang Distinguished Service Cross para sa katapangang ipinakita niya noong Disyembre 1941. At isa pang Distinguished Service Cross para naman sa kadakilaan
orsa kaning kadakilaan noong Disyembre adusi 1941. Siya ang natatanging Pilipino sa kasaysayan na nagkamit ng dalawang Distinguished Award or Distinguished Service Cross mula rin sa mga Amerikano ang nakuha niyang Legion of Merit. Ang Medal of Valor naman na siyang pinakamataas na parangal para sa isang Pilipinong sundalo ay ipinagkaloob sa kanya ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Enero 21, 1954. Isa si Jesus Villamor sa mga opisyal na Pilipino na sumama kay General or General Douglas MacArthur sa pagtakas nito mula sa mga Hapones. Naging commander si Villamor ng Allied Intelligence Bureau, isang asosasyon ng paniniktik na binuo ng mga Amerikano, Briton, Australians at Ulandis laban sa mga bansang kaalyado ng Axis or Axis ang Alemanya, Hapon at iba pa. Inatasan siya ng Allied Intelligence Bureau na magtatag ng ilang hukbo na magpukos sa military intelligence at secret service. Ang hukbong ito ay pamumunuan rin niya pagbalik ng bansa para manabutahi, maniniktik at mag-udyok ng isang passive resistance mula sa mga Pilipino. Mahirap ang dinadaan ng pagsasanay ng mga kalahok. Inaaral nila ang ilang mga codes, pagdisisipair, secret inks, pagbabalat kayo, o pagkilala sa mga eroplano at sasakyang pangmilitar at celestial aviation. Sa kanilang training sa araw ay ginagamit nila ang ilang mga patay na katawan para magsanay sa mga epektibong pamamaraan ng manumanong laban. Minsan ay iniiwanan sila ng tatlong araw sa isang masukal na gubat. Dala lamang ang isang kutsilyo at pangtali. Kumakain lamang sila ng mga nabibitag na mga pabo at isang uri ng hayop na kamukha ng kangaro. At noong Disyembre 27, 1962, lumulan sila sa SS Grodzion pabalik ng bansa. Ang hukbo ni Villamor ang nagsilbing mata at tenga ng Amerika na naglungsad ng ilang clearing operations para sa makasaysayang pagbabalik ng mga Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur. Si Jesus Antonio Villamor ay namatay noong Oktubre 28, 1971 sa Georgetown University,
sa Washington, D.C.